on Millennial TV. So earlier we gave advice or outfit ideas, and so second segment we gave some tipid tips idea, and now we're gonna talk about opinions about online shopping, since ito nga yung isa sa mga in ngayon when buying stuff. So do you guys prefer going to the mall or, you know, online shop? What works for you guys these days? Ano yung mas pinipili nyo, online shop ba or going to the mall? For me, recently, parang going to the mall. Mm-hmm. Ewan ko, hindi kasi... Hindi, extrovert, masyad... extrovert siya. Hindi, pero feeling ko matagal tayong nakulong sa bahay. Ngayon lang ulit tayo pinapayagang mag-mall. Na-excite ka, mag-shop. Na-excite ako, para akong unggoy na nakawala sa bahay. Let's go, family. So, nagigets-geta dyan. Kasi yung nag-open din yung mga malls sa malapit sa amin, no? Tapos pwede nang pumasok. Even though naka-mask up, okay, ganito pala talaga yung feeling na namimili ka. Tapos may mga lumalapit sa yung sales lady, inooperan ka ng kung ano. Hindi mo na-appreciate. Yeah, na-appreciate mo na siya. Kasi before, yung di ba nakakulong tayo for more than a year, yeah, almost 2 years, para puro ka ng online, antay ka ng delivery, grocery. Kasi hindi mo naman priority ang mga damit or ang mga kung ano-ano mga parang abubot. Kasi hindi naman tayo lumalabas. Work from home yung mga tao, walang school. So ayun, medyo nagigets kita doon sa na-excite ka na mag-mall, mag-changge. Di ba? Yung mga ganyan. Pero ako kasi mas ano pa rin ako online because I don't have time for it. Or parang inisip ko nga, meron niya online kasi Eh, ako kasi, fear ko nga talaga yung mali yung size. Yeah. Or kaya, naiinis ako, bakit walang discount to? Or kaya, bakit wala akong, ano yung discount code? Ano mga vouchers. Yeah. May shipping fee pa yun. Shipping fee. Ang sama ng loob ko sa shipping fee. Okay. Bakit ganun? Mas mahal pa yung binili, yung shipping fee sa binili ko. So guys, do you think na mas mura online? Knowing din may mga pa-promo discounts din ng mga online shops. Depende. Yeah. Kung mag-a-apply ka ng mga... Depende sa... Yeah, depende sa product and kung saan ka bumibili online. Actually, may isa akong certain shop na pinupuntahan lang. Ano yan? Sa Shopee. Shopee ba yan? Ano? Shein. Tama ba yung pronunciation? Tama ba yung pronunciation? Yeah, it's Shein. Is it Shein or Shein? Correct us if we're wrong. Kasi it was like... It was originally Shein side. Oh. Actually, so may she na, and siya? Mm-hmm. Actually, may na ano ko dyan. Or Shine. Sa Shein. Ano ba? Shein or Shein. Shein na lang. May parang ayaw dyan yung mga tao. Well, maraming controversies yan. Because yeah, really? They steal, allegedly ha, they steal really? Designs daw, ganun-ganun. Oh. And then, I think marami rin kasi silang supplier. So, parang, ano mo yung mga... They would outsource. Pero kung titingnan mo, they have factories. Quality siya. Maganda. And cheap. Maganda. Yes. Super mura. Tsaka kung titingnan mo, parang same lang sila ng shop. Correct. Yes. So parang, kung, ba't mo dyan na-judge yung mga tao nagsishin kung nagsishopping ka rin naman. Pero maganda ba yung quality mo? At saka ang ganda rin ng designs, kahit yung mga prints na dress. Actually, sa Shopee medyo ano pa eh. Kasi need mo pa tignan yung reviews. Yeah. Pero yung Shein parang ano na siya. Parang reliable na yung mga products sa binibenta niya. Actually, parang siyang Zalora. Yeah. Ito hindi ko alam. Since mahilig mag-online shopping to si M.A., paano pagka mali yung order mo? Paano mo ibabalik? Well, meron kasi, depende siya, it's either Lazada or Shopee. Meron silang parang return feature doon na parang it's either bago mo i-order receive, tatanungin niya muna parang or you can ask for a refund or return kapag defective siya. For example, gadget yung binili mo or for example, mouse, hindi gumagana, ganyan-ganyan. You just have to make sure na documented siya, you have pictures or videos. Na-try mo na? Yeah, I've tried it. Ilang beses na nare-refund sa akin. It's either, meron akong isa na casing ng phone talaga na nasira siya, basa, ganyan-ganyan or may dent. So, kailangan ko siyang ibalik. Medyo effort lang. Pero kapag if it's, may threshold kasi ako eh. Kapag if it's more than 500, naku, talagang sikisuhin ko to na maibalik sa akin. Pero matagal. Sometimes, it takes days. Kaya ano siya, yun nga, medyo sugal, medyo suntok sa buwan ng online shopping. Before ha, like, kasi ngayon medyo strict na ang mga shipping companies when it comes to the, kailangan naka-bubble wrap. Yon kaya yung mga vendors or yung mga sellers doon parang they're very particular with how they package the items to avoid return and refund.
niyo. May nakita kasi ako niyan, bumili siya ng sapatos sa pares kanan. Oh, parang hirap pa nang nangyari yun, di ba? Well, people... may mga instances talaga na gano'n. Nagtitrending pa nga sila. Shoes, kunyari, oh Nike, God. Pero pagdating sa Mia, baliktad yung check. I remember before. May nag-viral ako na, ano, may, ng ganun, kaya mga pala, yeah, kailangan basahin yung description. Yes, bago niyo review, yung review. Kasi may mga tao daw na for example nakita lang nila, "Uy, ang ganda ng picture ganyan ganyan." Tapos hindi nila mala, hindi nila check yung dimension. Ang liit pala, like miniature pala siya. So yun, basahin niyo yung reviews, basahin niyo yung kung ano yung ilan mga pictures. Sold nila. Yeah, correct. Like medyo may mga fishy or may mga something na sketchy kasi sa online na. Pag dumating yun diyan, baka ibalik sa'yo, hindi mo kasi binasa eh. Like, like painting lang pala yung binibenta, akala mo talaga totoong car. Toy car, tapos dumating sa'yo picture ng car, yung mga ganyong epic. Meron na ba kayong isang order na super disappointed kayo? Ay, ang dami na. Like, hindi lang. Diyos ko. Like, parang hindi ko lang din siya nagamit, pinamigay ko. Meron akong isang bin... Ito pinamigay? Oo, pinamigay ko. Hindi ko na nga. May isang beses na bumili ako ng maraming tali kasi mahilig talaga ako sa tali. Tapos ilalagay ko lang siya sa kamay ko. So nawawala ka na? Bumili ako, ang daming, so, super dami. Tapos parang 100 pesos lang siya. Yeah. Pagdating sa akin, ang liliit. Tapos hindi ma-stretch. Grabe. Yeah, tapos pag binasa mo yung dimension nun, kasi ang liit lang pala niya. Oh. Yung mga ganyan. So you just really have to, ano. Kasi kung sa mall yun, syempre, it's black and white eh, that's it, di ba? Yes. What you see is what you yes. get. So ito, ano pa yung mga pwede nyong ibigay na tip para makaiwas kayo sa budol while online shopping? Aside pa nga doon, so yung basahin nyo yung ano, yung description, check nyo yung reviews, check nyo kung ilan na yung nasold. Siguro sa ano, credibility ng shop. Oh yeah, yung yeah. official yeah. store. Yung shop mismo. Mm-hmm. Especially if it's something like cosmetics. Yeah. Oo. Oh, ganun. Eh kasi di ba minsan sa marketplace, pag sa marketplace naman, parang wala naman siyang ano. Sa Facebook. Hindi ko pa natutry yung market. Natutry ko, more on kasi sa marketplace, parang kaliwaan siya eh, no? Parang mga tao lang, parang siyang ano before, sulit.com. Parang I'm selling this kasi hindi ko na siya ginagamit. Or I have this. Tapos parang kukontakin kita, papadeliver ko sa'yo via Lala Move or Grab. And then bayaran mo na ako via Gcash. Ganun siya, kaliwan siya. Hindi siya yung dumadaan pa sa platform ng Shopee na may nag-audit na yung quality. At may liability yung seller. So sa marketplace, medyo tricky yan. Kasi kung tao sa tao yun eh. Di ba ang mga ukay-ukay tsaka mga online shopping, parang mag-a-arrange lang ng price. Mm-hmm. So anong mas prefer nyo? Saan mas gusto nyo bumili? Depende siya. Akin kasi pag when you buy online, ang daming stocks niyan. So, ukay-ukay kasi dapat ma-effort ka. Yeah, effort for me, ha. Kasi kailangan talaga. Tignan talaga isa-isa ka. Parang may mabet ka, gano'n. Yeah, yeah. At ano yun, ha? Hindi lang siya para sa parang bet mo lang. Kasi pagdating mo doon, baka ito na, gano'n. For sa mga ganon, sa mga thrift shops, ang tawag nila dyan, parang kailangan nun talaga, ano ka, mabusisi. Ano? Kasi iba dyan, butas yung bulsa, may mancha, tsaka wala ano dun, kumaga parang, oh, kasi since mura na nga lang siya, di ba, parang hindi mo na, wala ano, babalik ko. Assurance. Yeah, yeah. Pero maraming unique at maraming mga super good quality sa mga ukay-ukay. At kaya siya nauso. Sabi nga, ang chismis nga nila, ano lang daw yan, para mga relief. Relief goods siya from other countries. And then, may mga supplier na kumukuha nun, they would get it, and then they would sell it by bulto. That's why it's very cheap. May mga original pa, no? Minsan may mga dollars pa yun sa loob. Really? Mga pockets. Kaya minsan pag kinakakalaman, may mga naiiwan na ganito. Tara, Zara, may buka. Ayan, another fan-filled episode have passed here on Millennial TV. Pero don't worry because we have a lot more for you guys. I am Zarah Padilla Lim. See you guys next week. Oo nga, so mala talent portion pala to next time ni Chris and Euluvye, diba? Ay, no, wait. Kasi nawala sa isip ko yun eh. Ang dami na nga natin. Oo, ipapaulit natin yung ano mo ha, yung your model next door ni Zarah para sa extra. Kailangan... Ano yung ulitin mo siya? Kailangan magandang-maganda talaga. Hey! Bully ka talaga, M.A. Ano naman ngayon? Pakabali mo. Sana makalimutan.
So next time wala na pong absent at wala pong malililit para hindi pa tayo. Super personal na po dito sa studio, guys. Okay, so for our televiewers, I hope you guys learned something sa mga tipid tips natin na talaga namang pasok sa budget. I am M.A. Buendia and see you guys on our next episode. Alright, I'm Chris Abaya. And I am Euluvye Pollack, and this is Millennial TV. This is our time.